sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Ngayong araw po na to ang napakaganda ng ating pag-uusapan, pero kailangan mapanood nyo ang part 1, part 2. Ito na po yung part 3 natin sa DIY booster amplifier. So this time, ipapakita ko ulit sa inyo yung block diagram, schematic diagram, pero ang focus ng ating tutorial ngayong araw na to ay ang pag-rewind ng ating input transformer. Paano ba natin to i-rewind? Anong mga kailangan natin? Unang-una sa input ay kailangan natin of course ng EI core na ang sukat ay 1/2 by 1/2. Ganon din yung bobbin na kailangan natin. Kailangan natin dito ng transformer bracket. Maliit lang tong transformer na to. Kaya abangan nyo pa yung susunod kasi ang i-rewind naman natin yung output transformer. So, kung ready kayo, i-discuss ko muna itong schematic diagram para magkaroon tayo ng idea kung paano ito i-co-connection sa ating circuit. So, block diagram of a booster amplifier natin, of course, ito yung pinaka-booster amplifier natin, is composed of input and output transformer. Of course, may resistor, merong capacitor, at dito sa output na ito, naka-connection yung ating speaker terminal. So, sa input ng booster, pumasok yan sa input ng transformer natin, papasok naman sa output ng ating low wattage amplifier. So, example natin, yung 15 watts na amplifier na kilalang-kilala na ang IC ay AN214. Gumamit din ako ng UPC 1230. Gumamit din ako nung araw ng BA5406 kasi nagmahal ang AN214. So basta, in short, mas mababa yung wattage na ilalagay natin, mga around 15 watts, para palakasin ng booster amplifier natin. So, yung speaker terminal o output ng amplifier papasok sa input. Then, yung input ng amplifier, dito na natin ilalagay yung ating tuner, yung CD, DVD, yung cellphone, at iba pa. Of course, kung may Bluetooth tayo, ilagay na natin dyan. Ito naman yung pinaka-schematic diagram. Meron tayong output transformer. At sa diagram na to ay dalawa lang yung aking transistor na inilagay. Ang ginamit ko pa ay MJ2955. Pero sumikat ang BA449. Kaya lang nagmahal. Kaya mas binili ng mga gumagawa ang MJ2955. Pero pareho naman silang napakagandang gamitin na power transistor. Then of course, ito yung input transformer natin na kung saan ikakabit natin yung speaker terminal ng amplifier dito sa input. Kahit magkabaligtaran yung positive negative ng speaker, wala po tayong problema doon. Then, meron tayong resistor, 470 ohms, 5 watts, nakakonekta sa ground. At yung collector natin ay parehong magkadikit, naka-chassis ground yan, ibig sabihin nakakonekta sa negative or diretso na sa battery ng sasakyan natin or power supply. Hindi na natin kailangan dito ng mika kasi yung collector natin ay yun mismo ay pinaka-ground. Then, meron tayong 12 ohms, 5 watts, papunta sa source at nilagyan natin ng filter capacitor dito. So, may mga nagtatanong na kung paano daw palalakasin pa itong booster amplifier na to. Ang booster natin ay nakapokus para lumakas sa output transformer. Habang lumalaki yung output transformer, lumalakas yung booster amplifier natin. Siyempre, habang lumalaki ito, lumalakas, of course, dadagdagan natin ng power transistor. Kayo nang bahala, pwedeng dalawa dito, dalawa sa taas, pwede rin tatlo, tatlo rin sa taas, pwedeng apat, apat, bali magiging walo. Mas maraming power transistor, mas maganda. Mamiminimize natin yung init ng ating booster amplifier. Hindi to basa-basa manghihina, kaya kahit minsan magdagdag tayo ng ating speaker ay kayang-kaya pa rin. Ito na ngayon yung input transformer, ito yung focus natin. Ang input transformer natin ay merong size ng wire, kaya ito tatawagin natin itong primary, tatawagin natin itong secondary. Pero wala tayong pinag-uusapan kung ito ay 110 or 220. Kasi audio transformer ang input transformer ng booster natin. Ang ibig ko lang sabihin, ito yung primary, ang size ng wire na gagamitin natin ay number 24, at yung secondary niya na merong center tap ay number 29. Ang size ng core o EI core
1 half by 1 half. Then, number of turns natin, itong primary na to ay merong ikot na 60 turns. At ang secondary, 210 by 2. Bakit 2? Kasi dalawa to, ito may center tap. 210 to, 210 din to. So, tingnan natin yung ating ginawa dito sa baba. Okay, so, ang ating primary ng input ng transformer, number 24 ang magnetic wire, yung size natin, na merong ikot na 60 turns. At 210, another 210, kaya ang total nito ay pumapatak na 420. 210, may center tap tayo. Ito ngayon yung pupunta sa ating base ng ating transistor, kung napansin nyo dun sa diagram natin. So, kung ready na kayo, i-rewind na natin to at wag na natin itong patagalin. Pero bago tayo mag-rewind, i-focus ko lang muna sa inyo to para magkaroon kayo ng... Ito yung input transformer, yung data neto. Ang primary ng ating input daw ay merong ikot na 60 turns. At ang size ng wire na gagamitin natin ay number 24 according sa data na itong ibinigay ko sa inyo. Ang secondary naman ay number 29 ang magnetic wire. At ito ay may ikot na dalawang beses na 210. Kaya meron tayong center tap. Kaya kung titignan nyo yung nasa taas at nasa baba, ito yung papunta sa base ng ating transistor. So, ayan. Kaya magre-rewind muna tayo ng input transformer para nang sa ganun ay mai-apply natin tong data na ibinigay ko sa inyo. Kung ready na kayo, punta na tayo sa ating laboratory. Okay, so, ito na yung ating i-rewind. Ito yung bobbin natin na 1 half by 1 half. At ito yung EI core na merong sukat na 1 half. So, 1 half by 1 half ang sukat ng ating bobbin. So, dito natin ilalagay yung primary. So, papasok natin dito sa ating rewinding machine. At isiset natin sa 0-0. So, okay, so nakakalibrate na ako ngayon, 0-0 na to. Ang una nating i-rewind, of course, yung primary natin na number 24 na meron lang ikot na 60 turns. So, ito na yung ating i-rewind. Tapos mamaya isusunod natin yung number 29 na merong ikot na 210. So, bali may center tap kaya dalawa. So, ayos muna natin itong magnetic wire. Medyo nagusot. Ayan. Para hindi sumabit sa ating pag-rewind. Okay, so. Sixth turn lang to. Ito yung sa ating primary. So, naka-0-0 na ako. So, iikot lang natin to ng 60 turns. Tapos, lalagyan natin ng masking tape. Ayan na. So, 50, 55, then 60. Okay, so, dito na tayo. Then, puputulin na natin ito. Okay. So, lagyan natin ng masking tape para naman sa susunod na magnetic wire. So, number 29, 210. Dalawang 210. So, gagawin natin, ibabalik lang natin to ng 0-0 para hindi na ako mag-a-adjust, konti pa lang naman ang na i-rewind. So, ito yung ating magnetic wire na number 29 sa so, dalawang 210 sa so, 29. Kanina 24 sa primary, 60 turns. Kung dito yung primary natin, nasa kabilang side, dapat nasa kabilang side din yung ating secondary. So, iikot na natin, 210. Okay, so naka 100 na tayo. Isang balik pa. So, 200, then 210. Okay, so, ito na yung center tap natin. So, center tap.
iikot ko lang to dito. Sa lagyan natin ng masking tape, then another 210. So this time babaguhin ko yung calibration nito. Mahirapan ako kasi ibalik, naka-rewind na tayo. Another 210. So ikot na naman natin to. So 100. Then 200, 210. Okay, so ito yung 210 natin. Ito na yung secondary natin. So lagyan natin ng masking tape. Ganun lang kadali, pinis na agad. Meron tayong input transformer. So lalagyan natin to ng piece paper. Lalagyan natin to ng ating bracket. Siyempre, of course, EI core. Okay. So, madali lang kapag meron tayong mga ganito at naibigay ko na naman sa inyo yung pinaka-data ng ating input transformer. Kaya, huwag kayong mawawala sa ating video dahil yung susunod natin, yung output transformer naman ng ating i-require. Ibababad natin ito sa barnis, nakahanda na. So, ito na ngayon yung ating secondary. Yung center tap, ito yung pinakagitna, ito yung papunta sa base, ito yung 60 turns number 24, ito yung primary, ito yung secondary natin number 29 na may ikot na 210. Okay, so ready na tayo. Lagyan natin to ng piece paper. So may hinanda na akong wire dito. So gagamitin ko yung dalawang red para sa primary. So, ang style natin dito ay itutuhog lang natin to. So, para hindi to mabaklas, lalagyan natin ng piece paper. So, naka-overlap lang ako dito. Parang tinahi ko lang yung wire natin. So, ayan. Para hindi maputol yung magnetic wire. Marami namang style sa pagre-rewind, yung iba ang ilalagay ay eyelet. So since maliit lang naman tong transformer, so diretso na yung wire na ilalagay ko dito. So kaya, ayan, nakaganyan lang ako, naka-overlap lang yan. So dalawang red kasi kahit magkabaliktad yung ating wire na ilalagay dito, so ay wala tayong isasaalang-alang sa polarity nito. So kaya ganito natin to ilalagay. Tapos ihinang natin to doon sa ating pinaka primary na number 24. So ayan. Shout out nga pala kay Leodatech. So isa na sa mga kaibigan natin na laging nanonood. Leoda, kumusta ka na diyan? Ayan. Okay, so dito natin to ipapatong. Ayan. So dyan natin to ilalagay. Ito na yung ating pinaka primary. So buwasan natin ng konti at kikis-kisin na natin yung ating pinaka transformer. Kasin natin itong magnetic wire para handa na tayong i-connect ang wire. So, ibubuhol natin ito dito tapos hihinangin natin. Ito na yung kinalabasan ng ating primary. So, ayan.
ito na yung wire ng primary natin. So, ito na yung secondary natin. So, kaya medyo maliit nga lang, duling. So, iikot na natin yung magnetic wire dito. So, ginawa kong kulay itim yung sa gitna para hindi tayo magkamali sa pinaka center tap natin. So, doblin ko lang yung kiss-kiss na ito, yung pinaka gitna. Then, ihinang na natin. Bago nating tuluyan lagyan ng piece paper, titestingin ko lang kung meron ng deflection yung tester natin para hindi tayo paulit-ulit. Okay naman. So, pwede ko nang putulin dito. At lalagyan natin ng kahit isang ikot lang na piece paper ng masking tape. Ayan. Then, primary, secondary. Lagyan natin ito ng piece paper. So, para dire-diretso tayo. At malagyan na natin ito ng EI4. Pwede nyo itong lagyan ng sticker ng pangalan ng shop nyo para mas lalo mas maganda. At dito nyo igigit na yung masking tape para hindi siya makita. So, ayan. Tipan natin. Then, lagyan na natin ng, ito yung bracket, lagyan natin ng EI port. Pwedeng dalawa-dalawa, pwede namang isa-isa, pero para mabilis, dalawa na yung inilalagay ko. So, ganun. So, isisingit naman natin yung I. Tagalawa rin kasi dalawa yung T natin eh. Tapos sa kabila ulit, lagay din tayo. Hanggang sa, ayan, malapit na tayo mapuno. So, ayan, tapos na tayo. So, lalagyan na natin ito ng transformer bracket. Ayan. Ayun. Tapos dalawa pang I dito. Tapos testingin natin, babad natin to sa barnis para wala tong loose. Kasi pag naglo-loose to, tutunog yung transformer natin para nagkakaroon ng mahina sa sounds. Maririnig to sa speaker natin, sa ibababad natin sa barnis. So check muna natin ng tester kung tama at kung meron tong resistance. Sa times 1 ako, dapat merong deflection. So, ayun, napakababa ng resistance. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Lalagay ko sa ground. So, wala naman. Okay. So, i-check ko yung primary sa secondary.
Okay, walang palo. Good. Secondary, puro secondary. Meron palo. Good. Meron palo. So, ayan. Yeah, ito yung ating tester. So, good na good tayo. So, ito na yung input transformer ng ating booster. So, ibababad natin ngayon dito sa barnis. Tapos, iaahon din natin. So, lagyan natin ng... tutuluin natin. At ilalagay na natin dito para tumulo na sila. Ayan, good. Nag-good na naman tayo. So, ayan, nakatapos na naman tayo ng isang laboratory natin about sa ating input ng ating transformer para sa ating booster amplifier natin. So, muli po, maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay ng aking video. Sana mapanood nyo yung DIY Booster Amplifier Part 1, Part 2. Ito na yung Part 3. Meron pa tayong Part 4, 5 at iba pa. I-rewind natin yung output transform naman. So, muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyo lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!